Dito sa Lipa, Batangas, matatagpuan ang 5 hektaryang lupain ng pamilya Leviste. Leviste Equestrian Estate ang tawag nila sa rancho kung saan malayang nakakatakbo ang mga kabayo. Ito yung main house ba? Yes, this is the main house. This is Lively Manor. Lively? Lively Manor. Lively Manor. Yes. It's short for Leviste Paradise. And of course, manor means a big house. So, it's Lively Manor. A big house at the Leviste Paradise. Nice, nice. Mula sa labas, sinilip naman namin ang loob ng Lively Manor na mid-1960s pa raw ng itayo. So this is your weekend house ba ang tawag dito? No, this is our ancestral or family home in Lipa. And this is where we all gather as one family. I like it kasi yung talagang parang nasa probinsya ka talaga. Countryside. Yes, nasa countryside kayo. Tapos napansin ko marami talagang parang antique stuff dito. Yeah. Some of the furnitures that you see here, gifts sa inyo. To the family. Yeah. This is beautiful. So, ang ganda lang ng view talaga dito. I mean, if you sit from there, tapos makikita mo may piano, tapos puro green sa horses. On special very occasions, nice. We actually hire a pianist. Mula sala ay sinilip naman namin ang kanilang library kung saan nakalagay ang mga achievement na nakuha ng pamilya Leviste sa mundo ng politika. Wow! Yes. Ang ganda! Hi, hello po! Introduce you to my mother, hi. Councilor Patsy Leviste. Oh, Councilor! Yeah. Ah. We wanna start with the photographs here. Uh-oh. This is my father and his twin brother. Uh-oh. They are with... Ay, at sino naman itong cute na ito? This is Situ. Situ? Short for Conrado II. Youngest son. Yeah. Hindi nawawala ang apelidong Leviste sa listahan ng mga politiko sa Batangas. Kaya't hindi na nakapagtataka na ito rin ang kanyang direksyong tinahak. So talagang pag sinabi mong bata ka pa lang, talagang you really set your eyes on politics. Hanggang saan yung naisip mo? Pinangarap mo ba nung bata ka na maging presidente ng Pilipinas? Pinangarap ko nung ako'y bata at hanggang ngayon, pinapangarap ko na isang araw, ako'y mabibigyan ng pagkakataon na maging pangulo ng Pilipinas. Talaga? Yes. At desidido kang maabot yung pangarap na yan? What is it about politics na talagang pinapangarap mo? It's the feeling of humility and passion to serve the public. Para sa akin, this is the most fulfilling and humbling career or profession. You're very, very young, but you've all obviously achieved so much pagdating sa politika. Ano ang reaction mo pag may mga nagsasabi sa'yo na, eh, kaya lang naman niya nananalo kasi bit-bit niya yung apelido niya, yung apelido ng Leviste. Eh, kaya lang naman niya nananalo kasi Leviste yan eh. Whether I like it or not, and whether I admit it or not, parating kadikit na ang aking pangalan. Ako ay gumagawa ng kabutihan sa aking panunungkulan na hiwalay sa nagawa ng aking pamilya. Kumusta relationship mo with Governor V? Very well. We are able to maintain a harmonious relationship. There's mutual respect in our partnership. And paano kayo nagko-compliment? Ano yung pinupunan mo? Una-una, hindi kailanman kami ay nagsapawan. Ah, talaga? Yes. Pangalawa, kami ay nagtutulungan, may teamwork sa maraming bagay. I guess one thing I can brag about, the partnership na meron ako with the executive and the legislative na pinangungunahan ni Vice Gov. Mark Leviste. Kasi di hamak mas magaan sa trabaho yon. Pinapatawag po ng Department of Justice si Batangas Vice Governor Mark Leviste kaugnay sa investigasyon sa sinasabing operasyon na dito sa atin ng Mexican drug cartel. Dahil nasa politika, hindi maiiwasan ang mga ibinabatong kontrobersya kay Mark. Sangkot daw sa Mexican drug cartel.
yung nagli-lease doon sa lupang yun. We immediately cooperated with the authorities because unang-una, hindi lang ako at ang aking pamilya, kundi pati na rin si Governor Vilma, kami sa Kapitolyo, hindi po namin kinukonsinti ang mga illegal na gawain sa lalawigan ng Batangas at hindi po namin hayaan na ang aming probinsya ay magamit bilang entry or exit point, maging transit area ng mga illegal activities.